then for both RRQ Kaito as well as Onyx Arsenals. Again, as we head on to the drafting phase, ayaw talaga nilang ipagamit yung Arlott and yung Masha para dito kay Ferds. Three straight games. Masha. Masha. Hanggang dyan ka na lang muna. Pati yung Arlott, ha? Hindi ta rin talaga binibigay, pinapakita sa atin. Pero for RRQ Kaito, nakita naman natin na na in-acknowledge. Yes. A way to put it is in-acknowledge pa rin talaga nila na si James Pangs is someone na hindi mo gusto bigyan ng ganitong kalilikot na heroes. Three straight games din. Yung Fred Rignate, grabe, parang hindi yung typical utility jungler lang na nakikita natin. Babad din sa mga team fights, and aside from that is nakikita nga natin na lagi din kasing nakabuntot sa kanya si Chovy. So if ever man, napagpapatong after the taunt, yung Terrify. Alam mo, no, naisip ko lang, Athena, siguro idol ni James Punks yung mga Onyx players natin. Like Kyrie and King Kong. Kasi yung dalawang heroes na yon kapag ginagamit niya yon eh, yung Fredrin, no, yung dalawang tao na yun, ayaw mo ding ipahawak ng Fredrin kasi magaling silang gumamit ng hero na yun. Nakikita ko ngayon sa mga stories, eh, lagi magpagmagkatabi si King Kong, siya kasi James Pangs. Yes. Diba parang, oy, close na lang. Ports, diba? Yes, tropa. Kaya naman, kung sino man ang idol nyo na pro player, itag nyo na sila below kasi deserve nilang makita na idol nyo sila. Ito lang, auntie, ah. Magugulat yung pro player. Bakit? Ba't bigla nila kami itinatag sa FDL? Kasi nga, idol nila kayo. Which is actually somewhat a great achievement kasi nare-remember ka na, diba? Yes. And show your support, diba? Kasi malaking bagay yung pag nakikita ng mga teams, players na, ay, marami palang nag-cheer sa amin. Ah, yeah. May nakakalalat na talaga humahanga rin pala sa akin. Pamboost yun ng confident and moral. Especially, at, yes. Napahanga na rin tayo before. Ni Kekadot sa kanyang Minotaur at ngayon ilalabas niya itong muli. Together with the Ruby na for sure ay mahahawakan ni Dera. For RRQ Kaito, bumabalik sila sa nakakatakot na form. Grakharit agad. Yes. This early. Oo. And for RRQ Kaito, no, since ang dami pa din namang open na heroes for the rest, Ferds, definitely, I think if there's any adjustment that we need to see from them, ay makagamit agad ulit si Ferds ng hero na, alam mo yon, yung namamaximize yung capability ng The Wild One, be that the like of, hindi na niya magagamit yung Pakito eh, so definitely, hindi na din natin yun makikita. But, boy, for example, sino ba magandang gamitin? Lapu. Lapu, yes, Lapu. Khalid even, yung mga gano'n na parang. Carisla. Actually, for me, isa sa nakikita ko sana for Ferds is the Arlott. Kaso nga, dahil nga, hindi lang naman nagtapit yun, hindi lang naman basta-basta yun, ha? Nagtapit global. Yeah. So, really understandable kung bakit hindi mo gusto ipahawak to. Three bans against Ferds right now. Yes, and so far for RRQ Kaito, no, ang ginagawa naman nila ay pinupuruan talaga nila si James Pang. So, itong first three bans na to, consistent to, ito yung paulit-ulit nilang binaban against their opponent here in this best of three series. But, Mingguin, maagang pagkuha ng Louie na kanina pa't binaban sa ating second phase ng drafting. Kasi ayaw nila yung diversion plays, but also yung nakakainis na chain crowd control brought by that Louie. Ngayon, Auntie Yanara, crucial point to for both Onyx and RRQ Kaito. Yung mga binanggit ko, sige, wag ka nang lumaro daw, Ferds. Wag ka na. Baka mamaya iban pa yung Benedetta eh. Or kaya pilitin na lang siya na mag-Benedetta kasi may Ruby naman sa kalaban. Tapos so, may ano naman, pang-check sila, yung mga Deathly Grass and Curse Blast. Pero alam mo, Athena, no? Sa lahat ng hindi pa nakakaalam, yung Vexana, kasi diba before, ang ginagamit na pang-counter against a glue ay Faramis lang. But now, even the Vexana can be a counter against a glue na kapag nag-split-split yung glue, meron din kasing chain na reaction yung passive ni Vexana. So kapag pumutok yun lahat, masakit yung damage yun output. Yung yin and yang, diba? Yes. At
ito yung pagkakataon na hindi fusion binanti. Hindi mag-a-apply yung the team that sticks together kasi ayaw mo magdikit-dikit kayo. Diba? And napanood, nakita na natin tong Louie na to, Auntie Nara. Yes. And ngayon, for Onyx Arsenos, lima pong hero na ginagamit sa XP ang tatanggalin habang apat na hero naman kay James Tanks ang re-respetuhin ng Argyo Kaito. Red Rin naman siya, si Denjiro, kung gusto nilang baguhin and i-continue yung pagiging utility base nila and i-ensure na magkakaroon ng enough damage output itong si Sai with this Harith. Kasi din naman, in terms of the matchup right now, medyo masasabi nating mabilis mag-clear yung side ng Onyx Arsenals because this is a Minotaur as well as a Vexana in that mid lane. But oh! Wow! Granger! Wait lang! Nakita na natin to! Double fighter! Double fighter! Wait! Yeah! So, si Hito ang gagamit ng Ruby sa gold. Yes, and there, using this Uranus after quite some time. Ang tagal, nung meta pa yung Uranus at saka Esmeralda, yun yung paboritong ginagamit ni Dur. Dahil hindi namamatay, yes. Basta-basta hindi nagkakapatayan. Pero for RRQ Kaito, mabalik ba tayo sa mga OG Esme? Kasi nag-throwback na dito ang ano. Onyx with Uranus, pero open pa dito yung Lapu, Dirot, yeah. Benedetta. Yeah. Kaso nga lang, kung magbe-Benedetta ka sa ganitong klase ng sitwasyon, Auntie, parang ikay, Benedetta. Ito yung angkop na lang sabihin natin. Kasi pang-abot, kahit papano, pang-istorbo, yes. Agahan mo yung dalaw kay James Punks. And syempre, kahit technically, that's a fighter, pero gagamitin kasi sa gold. So yung Ruby, pwede niyang agahan yung magiging dalaw. Lalo, nakita naman natin kung gano'ng kalikot talaga si Wild One pagdating sa paggamit ng Benedetta. Yes, and this Benedetta really is a key for them kasi yan yung nangyari ng game number 2 na yun yung hindi nila nagawa ng game number 2 na ginagawa nila ng game number 1. That is, mabilis na nakakapag-clear si Ferds, tapos maaga siyang nakakapwesto towards the other lanes of the match. And now that has been happening, interesting to see how this will pan out and play out for the side of the kingdom. Mapapanindigan ba talaga ng Onyx Arsenals ang kanilang sinabi na sila ang unang maghatid ng pagkatalo ng ating kingdom who is reigning at the top of the food chain. Welcome to the Land of Dawn. At ngayon, nandito na nga lang din tayo sa pinakahuling laban sa match, yes, number 2. Huwag niyo kalimutan, may match number 3 pa tayo. Oo nga eh. Diba? Mainit kasi yung laban eh. At singinit ng panahon, singinit din ang mga labanan. At ito yung sinasabi namin kaninang Zenith Skin. Yung Twisted Nightmare. Ay, oo nga. Nagamit po ni Chovy. Actually, available pa rin yan to draw sa MLBD. Pero ngayon, tignan muna natin sinong una magda-draw ng First Blood. There's Exnova. Ang ganun dalaw na kay James Punks. Tinignan niya akong wait lang. Kaya ko bang dalhin? Diba, baliwin muna tong orange buff na meron si James Punks. But still, nandiyan pa rin naman ang suporta na meron si Dare. At hindi muna kukunin ni James Punks yung orange. Nakita mo, mas inuna niya yung jungle creep. Oo, yun yung gagawin niyo kapag kapag jungler kayo, tapos ginugulo kayo ng roamer as well as ng XP. Huwag niyong i-start hanggat wala kayong retribution kasi mahirap yung nangyayari ngayon. Kaya tignan mo, padating na dito si Denjiro, bukang makukuha ng pa ng orange buff dito si James Punks kapag nagpatuloy. Nice! Oo, ayun. On to that still. Dahil nga lang doon, mapipilitan na masakripisyong buhay ni Ferds. Napanaisa ko dun kasi sabi ko, akala ko makuha ng James Fox, tapos biglang may danger out of nowhere. Oo, hindi pa siya nag-retry. At inantay niya lang pala, no, na wait lang, kung hindi lang si James Fox sa may rest back, pati si Ferds meron, nagtawag lang din pala ng kampe. Oo, yung pagkatawag ng kampe na yun ay proven to be effective kasi kahit bumagsak si Ferds, that's okay kasi si Der naman ang susunod nilang pupuntiryahin dito na pa-purify na. But also, the Petrify has been casted by Ferd. So medyo good sign to, especially for Chovy, yeah, kasi hindi siya agad-agad mape-petrify. But mukhang dun na lang sa tapang gagawin nila at this first turtle will go by uncontested. They're trying to create a play. Mahuli ng Deadly Grass with a Cursed Blast si Exnova. But still, that's a grok eh.
sa Park Nature, malapit sa pader. Hindi mo rin naman basta-basta mapapatay. Nag-diversion play! Kaso nga lang, diversion play here. Makakasalubot sila kay Kanatan Chovy. Mapipilit na lang si Iggy Boy. The Eternal Guard is there. Sumasabay sila Tenjiro sa flow na gustong gawin ng Oni Carson. At ngayon, sila pa ay makakanakaw. Tutuloy pa rin sila. Hito might fall. Uy. And yes, indeed. Keke Dota, the next target. That's going to be a double kill for RRQ Kaito. Tapos may bonus pang isa kasi kukunin naman na nila yung target dito sa ating top lane. Now, contrary to what happened in the first game, mukhang nire-reverse card ng RRQ Kaito dito ang side ng Onyx Arsenals because now, ang nangyayari ay sila naman yung nangunguna in terms of the team fight and nagpo-prove to be effective yun and it all started with that diversion play coming from Mingyue. Isa lang naman ang inaantay lagi dito ng RRQ Kaito. Maging ready na nga lang din agad sa mga play sila Mingguin and as well as Veronic Arsenal naman, kailangan nilang bantayan. Kung paano nga ba magiging atake dito ng side ng RRQ Kaito. But instead, makikita na nga natin na parang medyo nagdedelikado na nga lang din dito si Ferds. Although technically, si Der, matindi ang kunat talaga niyan. Hindi rin naman agad sila magkakaroon ng mga clash or team fights. Yes, so now RRQ Kaito, kailangan nilang maging conscious sa ginagawa nilang plays and ensure na hindi sila mababaliktad. Kagaya na nga lang ng ginagawa dito ng Onyx Arsenals, diversion, lalabas si Mingguin doon. Ang tapang naman ang paglabas niya doon. But walang magiging casualty because now, the second turtle of the match is up. RRQ Kaito gets there first and James Pax is two levels delayed from Denjiro's Martis. Alam na nila, nakikinig sila sa Keys to Victory. Early to mid pala, ha? Yung objective pala, ha? Ito na lang ang magiging atake ng RQ Kaito. Try to delay them as much as possible. Huwag niyong palapitin. Yun na lang eh. Huwag niyong palapitin. At dalawa na maaga si James Pax na ngayon. Very crucial na naman na positioning. Grabe, pumasok mag-isa si Denjiro! That's going to be a kill! Oh my gosh! Sumabay pa yung Eternal Guard kahit na nandiyan at nakagulo-gulo sila. Denjiro with a triple kill! Denjiro tumira ng tres pasok! Denjiro tumira ng tres, pati yung bakan na nawala doon. Ayun ang nangyari doon sa matchup na yun. And ang ganda na ginawa ni Denjiro kasi kinatay niya lahat. Yung baka, yung tao, even yung... ano kaya si Uranus? Bakal. Bakal. Oh, yung bakal. Diba? Kasi si Denjiro na-maximize niya yung ultimate niya. Yun yes, kasi. Decimate. Oo, yung pang-last hit niya. And after that, diba, CD. Diba? Do. Ayun agad. Ganun na naman. Diba? Nagsunod-sunod. Tapos, meron na kasing mark ngayon. Hindi kagaya dati. Kapag ma-insta-kill na yung kalaban with your decimate, makikita natin na nandun na naman siya. Tapos si Denjiro. Solo nga lang siya. Tumitipi. Akala ko lahat sila magpupunta doon. Pero ganun wala siyang pake. Katapang. Kahit si Der pang humarap, pinibigyan agad dito ng RQ Kaito instead. Ngayon, ibang atake nila. Maaga pa lang. Active agad sila. Napilitang gamitin. Ay, wow! Yung play ng Onyx Arsenals na iwasan ng RQ Kaito. Grabe yung pagkakatiming ng Mortal Coil doon ni Denjiro Athena. Talagang pinapatunayan niya na sa hinaba-haba man ng paglalakbay, sa RRQ Kaito pa din mapupunta ang kanyang journey. And yun nga, kagaya ng binanggit namin kanina, naging masalimuot man yung tryouts process ni Denjiro. Right now, he is proving just why he deserves to be a part of this lineup for RRQ Kaito as they are sitting at a very comfortable 5.6k goldie 7 minutes into the match. Ang layo ng inikot ng Jungle Crypt. Yung golem, auntie. Grabe yung panda delay. Binabaliw ni X-Nova. Gusto ko lang sabihin na iba rin kasi yung play na ginagawa dito ni X-Nova. Ala! Tignan mo, nakailang ikot na po. Ngayon ko lang nakita na nag-full 360 ikot. Yung buff, pati na rin yung golem. Alam mo kung ako yung golem, sabi ano ba naman itong taong to? Ayaw pa akong patigilin. Ano, isa pa ba? Hindi. Sabi na, sige, sa'yo na yung danger. Huwag yun ang pagurin. Kawawa naman. Tama. Grabe, nagulat. Kung ganun kakabigat. Pwede pala yun. Oo, ngayon ko lang alam kung ganun kakabigat tapos ang laki ng nilalakad mo. Parang,
Ano ba naman yan? Lakad diba? Naman ang lakad. Pero for Onyx Carcinas, yun sana yung kailangan dito ni James Pangs eh. Knowing na that's a Granger. Yes. Although technically, hindi natin ito nakasanayan, pero may kasakitan talaga sa akin na meron dito na tipi sa gilid. Mario Kaito, tahimik lang sila. Si Keke Dot! Medyo delikado to! Sabay-sabay na nga natin ang pagsabot! Ay! Yun yung and yang na-activate as well! Pero si James Pangs nakakuha ng isa sa birds nagwawala dito. There's Electrofire na blow. Pero si Denjiro makakakuha ng double kill. Ay! Going for a triple kill. And a maniac! A wipeout! Wow! Grabe ang RRQ Kaito! A wipeout! Anti Anara! At mukhang nagmamadali gusto na nilang basagin ang inhibitor 30 sa may bandang gitna. Endable na ba to? Pero may kababaan pa yung mga dead timer. Mabubuhay pa yung mga kupunan ng Onyx Arsenals. But a maniac and a wipeout coming from Denjiro. 18 seconds bago lumabas ang unang lord ng ating match. Grande. Wala pang bumabagsak na Torre for the side of the kingdom. And I would say, Athena, this is such a perfect, a pristine, and a very wonderful playing coming from RRQ Kaito. This is MLBB at its finest. Kaya maraming alam si Catriona Gray kanina. Grabe, ito yung silver lining na hinahanap natin. Yes. And RRQ Kaito just proving that they are still on the top. And imagine, onto the 210 kill score. Wow. 9 dyan. I see Denjiro. Alam ko kung anong percentage nun. Ilang percent? 90%. Yes, naman. Yes, 9 over 10. Kalo diba? Pero for Onyx Arsenals, they still have a chance to defend this one. Yes. Pero technically, ito kasi yung masasabi natin na struggle kapag ka yung gold ninyo is also a fighter. Yes. And now, no, na we're past that time na, kumbaga, gold laner yung a fighter yung magbibit-bit ng matchup. And ngayon, nandito na tayo sa time na dapat yung marksman na medyo nagiging mahirap. Kaya ay, naman, i-comment nyo below kung sa tingin nyo kaya pang makabawi ng Onyx Arsenals dito ngayong nagmamartsa na ang unang lord natin. Sumalubo! At dyan pa si Ferns sa pinakagilid. Petrify play! Maganda sana yung pagdabag dito ni Keke Dot. Kaso nga lang, si Ferns lang matatanggal habang ang mga si members ng RRQ Kaito ay magtatagumpay na makuha ang game number 3! A total reset from the side of the kingdom as they easily turns the tide around them and takes game number 3. Ngayon, Athena, dinidisprove nila yung statement coming from James Pangs. Pero hindi naman kasi nilino na James Pangs kung series or tama, game. Tama. Technically, pasok pa rin naman kasi na-force nila na mag-game 3 yung match na to. But Auntie Anara, pang world class ang nakita natin na labanan na for RRQ Kaito and Onyx Arsenals. But still, the day is not yet over. At marami pa tayong mga napansin nakita sa laban na yon. And for me, yung adjustment nila, sabi mo nga, reset. Yes. Diba? Parang, for them, parang hindi nila iminda yung game number 2. Tuloy pa rin ang buhay, tuloy ang lakbay. Grabe. Yung triple kill ni Denjiro, diba? Sinabi mo tumira ng 3. Yung ano niya, maniac, tumira ng 4. Sabog lahat ng ulo. Grabe. Ilang ulo yon? Oh my gosh. Na tinantusan niya. Tuk-tuk-tuk-tuk! Di lang yun. Ngayon, naramdaman natin yung wildness ni Ferds kasi hindi siya nabantayan. Yeah. Sa keys to victory natin, keep an eye on Ferds all the time. Pero all the time kasi sila yung binabantayan ng RRQ Kaito. And now, grabe. Grabe talaga. Ang init ng MLBB action natin. Ooh. And yun talaga yung dahilan kung bakit natin mako-consider na star match-up natin to for the day. Because Onyx Arsenals, despite losing and falling up against RRQ Kaito, hindi naman pangit yung performance nila. In fact, sobrang binigyan nila ng magandang laban. Sobrang ganda nung naging fight natin. Ito yung sinasabi ko kanina kung bakit ina-expect ko na magiging long day ito. Diba? And imagine, mag-aalas 6 pa lang ang Hianara, but still, hindi pa naman nag-stop dito ang MLBB action natin. Today is the starting for yes. me.
Kasi doon pa lang parang na-hype up, na-rev up agad yung energy natin. And ang daming nangyari doon. But I'm pretty sure our resident analyst still has a lot more to say. Kaya naman to break down what happened in that game number 3, let's call on Butters. Anong say mo? Onyx Arsenals succumb to the kingdom dito sa ating game number 3. But na-push nila sa limit etong kuponan na ito. Welcome back dito sa analyst stand natin. And daanan natin kung ano nga ba yung mga nangyari sa game number 3. At ako, naniniwala ako na this is one of Dangerous best performance dito sa ating liga ngayon sa season 3. And kung tutuusin, pakiramdam ko, alam nyo naman na kung sino na yung MVP. Kaya takay, pakilala na natin to. Huwag na natin pahulaan. Kasi alam ko, alam nyo na eh. Ayan o, di ba? It's going to be Denjiro with a 10-0-1 scoreline. And ang ganda din talaga kasi ng pagkakadraft ng team niya dito kay Martis at the right possible moment, given that nagkaroon tayo dito ng isang Granger, ng isang marksman na jungler. And for Onyx Arsenals, it really takes creativity. And for them, kailangan mo guluhin yung drafting dito sa side ng RQ Kaito. Kung iisipin natin, talagang kailangan mong himayin yung mga gusto nilang gawin at kailangan mo din silang guluhin. But at the same time, hindi nila napansin kung ano pa yung mga heroes na pwede nilang mga pwede pa nilang gamitin eh. And sa totoo lang, James Spanks, nakikita naman natin yung capability niya talaga na lumaban. But then again, because of the limits din na meron dito ang Granger, kung tutuusin, parang talagang andali niya abutin eh. Merong Benedetta, merong Martis, even si Mingguin can cast a diversion para makaabot doon agad-agad sa backline. And those are the ultimates that could cost them the fight. Katulad na nakikita yung sa harapan nyo, isang magandang diversion play at talagang hindi na ine-expect ng side ng Onyx Arsenals yung mga pwestuhan dito ng side ng RRQ Kaito. For RRQ Kaito, that Benedetta pick was a savior dahil nga naman sa sobrang dami na ding iniisip ni James Spanks dito at nila Chovy, hindi na rin sila nagiging kampante sa mga pwestuhan nila. Ngayon, ang pinaka napapansin ko dito is nag-take ng kakaibang route dito si Denjiro pagdating sa kanyang jungle clearing. Kung papansinin natin na talagang nandun sila sa may river bandang alam mo yung tutok nila dun sa river kasi alam nila na panalong-panalo sila pagdating dun sa pagkuha ng mga major objectives. At nakikita man natin na hindi sila nag-i-invade pero pinapangalagaan ni Denjiro yung clearing speed niya at by the time na nakikita na natin dito na talagang nakakalamang na sila ng todo ay gumagapang pa rin yung mga miyembro ni Denjiro doon sa may river para bang binabakuran lang nila. Hindi nila goal, naguluhin mismo yung Granger doon sa may loob ng gubat niya. Ang ginagawa nila is binabakuran nila from getting the important objectives katulad ng mga turtle or even yung mga lord. And that was the trend dito sa game na ito. And sa totoo lang, nakakatuwa din kung paano talaga nilaro ng RQ Kaito etong mind game na to. Kung nung game number 2 ay na-limit dito yung si Ferds sa glue, ngayon naman, sa totoo lang, ang parang nangyayari naman is si Ferds, hindi na nila binigyan masyado ng pansin dahil nga naman nag-snowball na ng todo si Denjiro. Onyx Arsenals, on the other hand, kung papansin naman natin, Hito is trying to prove his capability then to be adaptable sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Madalas na natin nakikita yung mga double fighter set up for the side lanes. It's just that hindi gumana sa game na ito. At actually, kung tutuusin, dapat talagang hindi magkakaroon ng magandang game si Ferds dito given that naka-ruby si Hito at kayang-kaya niya pigilan lahat ng advances ni Ferds at yung mga iniisip niyang combo. Meanwhile, kung papansinin din naman yung Benedetta, siya ay naka-impure rage dito at kung tutuusin, kakailanganin nga naman talaga yan against a matchup with there on the Uranus doon sa may XP lane at sila KK dot din. Kung titignan din naman si Mingguin ay talagang nauna yung pagkuha niya ng Necklace of Durance dahil nga naman grabe yung sustain na magagawa dito ni KK dot
And kung tutuusin, talagang kailangan mo din yan given that naka-ano kayo eh, naka-martis kayo eh, naka-benedetta kayo. At yan yung pinaka-ayaw nila, yung nakakapos yung damage nila, lalong-lalong dun sa decimate. Kasi kapag kakunyari, sumobra lang ng onte doon sa threshold yung buhay, ay hindi nag-automatic cooldown yung iyong ultimate. Now, in terms of the team fight, makikita natin, sila X-Nova, sila Ferds, medyo chill lang talaga sila kasi ang ginagawa lang is Guardian's Barrier, trying to control the backline as much as possible. Then again, si Denjiro wala siyang pakialam doon given that kahit kontrolin siya dito nila Hito, kahit sila Chovy kontrolin sila, there is going to be a mortal coil. James Spanks, on the other hand, utilizing yung kanyang range. Madami din siyang mga trials dito to get the burst on the enemy. But at the same time, na-overwhelm sila doon sa mga attacks na nanggaling dito sa side ng RRQ Kaito. And grabe din talaga yung puwersa na pinapakita ng RRQ Kaito dito sa ating MDLPH Season 3. At this point, parang iniisip ko, sino nga ba ang makakatalo sa kanila? And for now, tingin ko kailangan talaga natin i-acknowledge yung mga Wild Ones. Kailangan natin i-acknowledge yan. The Kingdom is as strong as ever, pero Onyx Arsenal's taking them to the limit. Pasa muna sa casters for their final thoughts. Auntie at Tatina, ano nga bang iniisip nyo? Grabe, ang naging performance ng RRQ Kaito. And with that, kanilang win streak ang nagpatuloy after that 3-game series. Ako ang iniisip